Yo, what's up mga kamasal? Magandang araw po sa inyo. Today, gusto ko po kayong bigyan ng tips about sa pagbili nyo ng mga lumang sasakyan. Like kung kayo ay mga enthusiast lover, mga old school na sasakyan ang mabibili nyo. Guys, kung gusto nyo mag-alaga ng mga ganong sasakyan, kung bago pa lang kayong bibili mga kamasel, ay ito po yung mga ilang tips na pwede nyong pagbasihan kung bibili kayo ng sasakyan. Sa akin po, unang-una, nung nag-umpisa po akong bumili ng lumang sasakyan, ang sa akin po hindi issue ang makina. Kasi ang makina, mga kamasel, napakadali po niyang gawin, napakadaling ipaayos. Basta may pampagawa ka lang, may pampa-overhaul ka, madali pong hanapin ang pyesa ng sasakyan. Lalo po kung ang mga sasakyan natin ay Toyota, Mitsubishi, yan, napakadali po niyang hanapan ng pyesa dito sa atin sa Pilipinas. Kahit mga lumang-luma na siya. Sa akin po, ang unang-una kong tinitingnan sa sasakyan, kung bibili ako ng luma, ay yung pong interior. Kung kompleto ba yung ating mga door handle, basta okay po yung loob, maganda yung dashboards, nagpa-function lahat yung mga mileage, yung ating speedometer, yung ating basta lahat ng makikita natin sa dashboard nagpa-function at maganda loob. Yun po yung unang tinitingnan ko. Kasi mas mahirap pong hanapan ng solusyon kung pangit yung loob ng sasakyan mo na bili. Yan po yung napakahirap gawa ng paraan. Yung makina, napakadali po niyang paayos, napakadali pong gawa ng paraan. So yun po yung isang unang tips. And pagdating naman po sa labas, sa body, yung may kaunting latero, hindi rin na masyadong issue. Basta may mahanap kayo magaling na latero, okay lang po yun. So ngayon, ang importante, maayos din yung pangilalim. Kasi yung pangilalim medyo, sa bagay sa lumang sasakyan na ano na po yan, common na may lagutok yung ilalim, papalta natin. Madali din yun, madali din gawa ng paraan gaya ng makina. Basta ang issue po dito ay yung interior natin, yung po yung mahirap gawa ng remedyo. Kinakailangan kung makakabili kayo ng sasakyan luma, sisiguraduhin nyo po na maganda yung loob. Hindi baling hindi masyadong kondisyon ng makina, madali nang gawa ng paraan. Basta sa akin po, yung tips ko lang, yung loob, napakahirap niyang gawa ng paraan. Ngayon, kung sa labas, pagagandahin natin, pintura po. Kung magpapapintura kayo, pa-strip to metal nyo na para hindi na, kasi kung hilamos lang, okay din naman, kaso hindi tatagal. Mas maganda po yung strip to metal. Talagang as in na parang bago talaga yun yung sasakyan. Lalo kung sa mga kilalang shop nyo dadalhin yung inyong sasakyan, doon nyo pa pipinturahan. Napakaganda po. So yun po, ang importante sa lumang sasakyan, kung bibili kayo, ay loob. Hindi issue makina. Ang makina talagang pag luma, gagastusan nyo eh. Pag luma sasakyan, gagastus kayo. So hindi issue yung makina, pa-overhaul nyo. Sa mga sedan, sa mga kotse, gagastus lang kayo siguro sa overhaul ng mga 40k. Kasama na yung paglakad ninyo, gaya nung ginastos ko sa aking lumang sasakyan, pina-overhaul ko. Okay na po, napakaganda na ng kanyang takbo.
yung maganda yung kanyang kaha, maganda rin yung loob niya. Talagang happy kayo pag daladala nyo. So yun, mas maganda kung makakabili kayo ng lumang sasakyan na mura, magandang makina, magandang loob, magandang pangilalim, swerte nyo. Talagang nakabili kayo ng mura. Pero sabi ko nga, inuulit ko po, doon sa mahilig ng mga sasakyan luma na mahilig magpaganda, mahilig magalaga ng lumang sasakyan, siguraduhin nyo kung mabibili nyo ay intact po yung loob at yun po yung mahirap nating gawa ng paraan. So yun po, at sana yung naibigan nyo aking kunting tips about sa pagbili ng lumang sasakyan. So po, maraming salamat mga kamasel, at sa susunod nating video ay bibigay pa tayo ng advice about sa mga lumang sasakyan. So yun mga kamasel, at maraming salamat.